Welcome back mga kapadyak. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-install yung rotors. So, mag-upgrade kasi ako ngayon ng aking front rotor at ang sole reason lang nun ay para mag-improve yung braking power ng aking bike. Sa mga first time lang po sa channel na ito, ito po ang part-time cyclist, ang channel kung saan makapanood kayo ng mga bike-related contents. Bago ko simulan, gusto ko munang shoutout yung isa nating kapadyak na si Williams Erickson. Shout out sa iyo kapad Jack and enjoy watching. So nandito sa harap nyo yung aking front rotors. So ito yung front wheel ko. At ang una-una nating dapat gawin dyan ay alisin natin yung skewers. And then gagamit tayo ng 4mm na Allen wrench. And then ito yung gagamitin natin para alisin yung mga bolts dito sa ating rotors. So itabi lang natin ito. So, alisin muna natin ito. Para bigyan kayo ng quick comparison mga kapadyak, ito yung bago kong rotors na ilalagay. Ito yung luma kong rotors. 160mm ang diameter nitong rotor na to at ito namang isa ay 180mm. Basically mga kapadyak, mas malaking rotor, mas maganda ang braking power. Yun lang muna. So sana natin i-discuss kung bakit ang mas malaking rotor ay nakakapagbigay ng mas magandang braking power. Okay, so focus muna tayo sa installation ngayon. So mga kapadyak, bago natin i-install yung rotor, kailangan muna natin alamin yung direction ng rotation nitong gulong. So usually, pag tiningnan mo yung gulong or yung tires mo, makakita ka dyan ng arrow na nagtuturo kung saan yung rotation. Kailangan din natin gumamit ng tread locker mga kapadyak. So ang tread locker ay basically glue. Nilalagay lang ito sa mga bolts and screws na usually ay nakakaranas ng vibrations. So kagaya ng makina, yan, nilalagyan ng tread locker yung mga bolts nun. And itong ating rotors. So kapag bibili kayo ng tread locker mga kapadyak para sa inyong rotor, make sure na yung removable yung bilhin ninyo. Dalawang klase kasi ito, isang permanent at isang removable. So yung removable usually blue yung kulay nito, yung permanent kulay pula. So kung meron kayong mga anak or mga maliliit pa na chikiting, para tong super glue, so ilayo nyo ito sa mga bata. May dalawang paraan mga kapadyak sa paglagay ng tread locker. Either dito mo ipapatak sa mount or dito mo ilalagay sa tread ng bolt. So mas safe sa palagay ko kung dito mo ilalagay. Kasi kung sa bolt mo yan ilalagay, pwedeng mapunta pa sa iyong kamay or pwedeng pag nalaglag yung bolts kung saan pa itong padikit. So ayun, sakit lang sa ulo. Okay, so patakan lang natin yan. Nasan lang natin yung mga excess.
So meron ding direction ang rotation ng rotors, mga kapadyak. So kung titingnan nyo itong indicator, ibig sabihin paparito yung direction ng ikot. Imamatch lang natin siya dun sa rotation ng gulong. So papatong natin yan. Tapos ilalagay na natin yung bolts. Gamit lang yung kamay natin, mga kapadyak. Ang maganda kasi kapag gamit mo muna yung kamay mo o yung mga daliri mo sa paglagay ng mga bolts, naiwasan dito yung tinatawag na cross-threading. So yung cross-threading yung nagiging sanhi minsan ng pagka-loose thread. So mga kapadyak, kapag hihigpitan natin yung bolts ng ating rotor, meron tayong sinusunod na pattern. At ang tawag doon sa pattern na yun ay ang star pattern. So bali mga kapadyak, para ka lang nagdo-drawing ng star habang hinihigpitan yung itong mga bolts. So parang ganito yan. Yung star na tinutukoy ko ay parang yung star nung flag ng Israel. So yung David Star, to be more exact. Gagawa ka lang ng parang dalawang triangle lang na magkapatong yun, mga kapadyak. So pili ka ng isang point, ayan. And then so paikutin mo yung bolt, higpitan mo yan. And then kasunod naman na ito, ayan. So parang gumagawa ka ng triangle. Ayan. Sunod naman, ito naman tatlo. And then next ay itong huli. Check nyo kung umuuga. Ayan. Kasi mga kapadyak, ang star pattern ay nagbibigay ng equal na higpit dito sa buong rotor. Sa bilog kasi na pattern, once na hinigpitan mo ito, tapos yung kasunod niya, yung previously na hinigpitan mo, lumuluwag yun. Kapag star pattern, hindi nangyayari yung ganong situation. So walang bolt na lumuluwag. Mas maganda kung meron kayong torque wrench para ma-apply ninyo yung tamang force or yung tamang higpit ng mga bolts. Kung kagaya mo ako, mga kapadyak, na nag-upgrade din sa mas malaking rotor, ibig sabihin yung brake post or yung brake mount mo ay hindi na compatible dun sa bago mong rotor. Katulad na lang nitong brake post ng aking fork, ito ay compatible lang sa 160mm na rotor. So since nag-upgrade ako sa mas malaking rotor, kailangan ko na ngayon gumamit ng brake mount na para sa 180mm na rotor. So para maikabit natin yung bagong brake mounts, mga kapadyak, kailangan nating gumamit ng 5mm na Allen wrench para alisin itong kanyang bolts. So itong bago kong brake mount, meron niyang indicator kung alin yung part na dapat na nasa taas. So ayan, ito siya. So dapat pa ganun. Merong dalawang klase ng brake mounts, mga kapadyak. At bago kayo bumili, alamin niyo muna ito. So kapag ganito ang itsura ng brake post, bibilihin niyo ay yung post mount. At kapag ganito naman yung itsura ng brake post mo, ang bibilhin mo ay side mount. So itong sa akin, post mount ang tawag dito. Oh,
Okay, so saka natin install yung brake calipers. Huwag niyo munang masyadong higpitan mga kapadyak dahil mamaya ay i-adjust pa natin yan para hindi sumasayad yung caliper dun sa rotor. So ang sunod ay install na natin yung gulong. So hindi muna natin higpitan yung bolts ng calipers para hindi sumayad yung calipers dito sa rotor. So ang gagawin mo dyan para hindi sumayad, pipisilin mo yung front brakes mo, ayan, ganyan, tapos saka mo lang siya hihigpitan. Okay mga kapadyak, so ganun lang po ang pag-install ng bagong rotors. And kung nakatulong sa inyo itong video ito, please hit the like button, share nyo sa inyo mga friends, at syempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Okay? So ito po ang part-time cyclist. Go for a ride and explore the paths.